nakangiti. Kaya mga kapatid, pwede rin natin self-check yung sarili natin if we are going through this. And this morning, I want to remind everyone, the church is here to listen to you. The church is here to listen to you. Huwag niyo pong kimkimin. Huwag niyo po akong ngitian kung nahihirapan po kayo. Ngumiti kayo, pero mag-share pa rin po kayo sa akin, kay Pastor John, sa mga pastor, sa mga kaibigan po ninyo dito, mag-share po kayo. Hindi po kayo nag-iisa dito sa Singapore. Amen? So sa ganitong diwa, mga kapatid, I want to ask you two questions. Ano po? Para sa mensahe ng Panginoon sa umagang ito. Una, i-outline ko na lang siya para sa inyo. Kamusta yung puso nyo? Sige nga, sagutin nyo nga po, kamusta yung puso natin ngayon? Maraming kolesterol! Broken-hearted! Masaya kasi kakauwi ng Pinas! Amen! Masaya uuwi ng Pinas! Amen! Pero masaya pa rin kahit nandito sa Singapore. Amen! Mga kapatid, marahil para sa araw na to, pinag-uusapan natin itong si Juan Bautista. So, ang ating familiarity sa kanya, siya po yung ipinadala ng Diyos para ihanda ang lalakaran ni Kristo. Amen po? Amen. Yung sinasabi niya, gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran. So, nung ginagawa ko po ito, pinagpe-pray ko po sa Panginoon, Lord, ano po yung ibig sabihin ng gumawa kayo ng tuwid na landas? So, syempre, pag sinasabi natin na, prepare the way. Prepare, ito ba ay literal? Gagawa kaya si Juan Bautista na ang mag-construction kaya siya? Gagawa siya kaya ng paved way para kay Jesus? Pero, alam po natin mga kapatid, na hindi po literal na sinasabi ni Juan ang bagay na ito. And this morning, I want to remind all of us na pag sinabi po niya na prepare the way, ibig sabihin po, prepare your heart for the King. Amen? Kasi He is coming to proclaim God's kingdom, na syempre kapag kayong dumating na yung God's kingdom na yun, nagsimula na when Jesus came, there is peace, there is hope to those who need it. To those who need it, ibig sabihin lahat tayo, and to those who are ready for it. Kasi yung kanyang pagdating, mararanasan lamang po ng mga taong may pusong nakahanda para sa kanya. Is your heart ready? Amen! Mga kapatid, this Christmas, aalalahanin natin ulit yung kapanganakan niya. Pero kapag tinanong natin yung puso natin, minsan ang sagot natin, balisa. Maraming alalahanin. Ngayong Pasko, wala kaming handa. Wala kaming pamasko. Wala pa akong naipapapalit na 20-20 malutong na sunod-sunod ang serial number. Ito ang laman ng puso natin. Pero pag mga kapatid, pag sinabi natin na paghahanda sa Pasko, mali minsan yung pinaghahandaan natin. Amen po? So alam niyo po, minsan nagiging sobrang nakaka-pressure ng Pasko. Ito yung mga pinaghahandaan natin, leksyon. Sino magle-leksyon? Ayan, yung mga inaanak. May requirements po para ano, para maganda. So ang nangyayari, mga kapatid, dapat di ba Merry Christmas? Pero ang nangyayari sa atin, nagiging meron ba Christmas? Meron bang handa? Meron bang damit? Meron bang pera? Sino pong guilty? Everybody. Mga kapatid, dahil yan yung nasa isip natin palagi, ano po, nakaka-pressure, nape-pressure tayo, mama, gusto ko ng bagong shoes, mama, gusto ko ng bagong damit, mama, magki-Christmas party kami, ang change din namin, 5,000. Lahat sa atin hinihingi mula sa Pilipinas, so parang tayo, kapag wala tayong maibigay, anong nararamdaman natin? Diba, nakaka-pressure sa atin, nakakalungkot para sa atin. Mga kapatid, pero minsan gusto natin, gumagawa tayo talaga ng paraan para maibigay ang lahat ng ito. But we can never have it all. Yes. Uy, sanin ko. Mga kapatid, isang bagay na nararanasan natin, minsan nahihirapan tayo sa buhay kasi we always look at things na we don't have. We always want things na alam natin, hindi naman natin kailangan pero dahil gusto natin. At
hindi naman natin kailangan, gusto pa rin natin makuha. We sometimes forget na whatever we have is enough para sa ating mga pangangailangan. For example, mga kapatid, ang kaya lang natin bilhin 2 apple, pero ang bibilhin natin 3. Ano po? Minsan, ganun po ang nangyayari sa atin. So, anong nangyayari? Kulang na yung budget. So, mangungutak? Ano pa po? Maglo-loan? Mga kapatid, wala po mali na gustuhin natin sumaya yung pamilya natin. Pero, we should only prepare for enough. We should only prepare for saan? Sa nararapat. Minsan ganun din po yung outlet natin sa buhay eh, no? Ito, sinasabi ko to, kasi minsan sa buhay natin, yung mga bagay na hindi natin kaya, pinipilit natin kayanin hanggang sa mag-give up na tayo. Yung sa dami ng problema natin, hindi natin isinusuko, hindi natin ibinibigay sa Diyos, hindi natin sinasabi sa ating mga kasama. At ang nangyayari, nasa loob lahat, ang gagawin, tatalon ako. Seryoso po, di ba? It might, hindi man siya nangyayari pa ngayon sa atin dito. At we are praying. Kaya kailangan po accountable ka sa katabi mo. Kasi ayaw natin na magkaroon ng news. Isang Pilipina sa Barker Road. Nagpakamatay. Maganda po kung ang nakalagay sa newspaper. Isang Pilipina. Ang bang magandang news? Sumama sa loto. Pero mga kapatid, this is a very serious matter. Wherever you are, nasa bahay ka man, naglilingkod sa mga amo mo, nasa opisina ka man, araw-araw pinapagalitan ng boss mo, we are always prone dito sa kalagayan na ito. Don't try to handle everything on your own. Okay po, mga kapatid, why am I saying this? So sa halip po na yung bulsa natin, yung ihanda natin para sa gastusin, sa halip na tiyan yung ihanda natin para sa mga pagkain, nagda-diet na para maraming makain sa Pasko, mga kapatid, ihanda natin patuloy yung puso natin para sa hari. Higit dapat nating ihanda yung puso natin doon sa pag-alala ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesus na siyang dahilan ng Kapaskuhan. Ang problema sa atin, we major on the minor. Kaya sabihin mo sa katabi mo, do not major on the minor. Anong ibig ko sabihin? Yung mga maliliit na bagay, yun yung pinagtutuunan natin ng pansin. When it should not be the case, and we should focus on what matters. And it is the King Jesus who matters the most. Siguro tatanungin natin mga kapatid, ano, ay paano naman ako matutulungan ni Jesus sa problema ko? Paano naman ako matutulungan ni Jesus sa mga pangangailangan kong panghanda? Mga kapatid, alam natin lahat that Jesus gives peace. And in this season, tayo yung gumagawa ng pressure sa puso natin. Why not allow Jesus to completely enter sa inyong mga puso nang sa gayon yung kapayapaan yung maranasan natin. Kung walang masyadong pera, hindi naman tayo mamamatay kung wala tayong lechon sa hapagkainan. Mga kapatid, kung minsan hindi tayo naiintindihan ng pamilya natin, pero the Lord will guide you. Tell them, anak, ito lang ang kailangan, ang kaya ni nanay. Anak, ito lang yung kaya ni mama. Ano po? Mga kapatid, prepare our hearts for the King kasi we will always find peace sa gitna ng stress. We will always find the will to live. Amen? So, kamusta po yung puso natin? Ayan, may 5 minutes na ba ako? Next! Nakapagod na ako. Pangalawa, dahil po, birthday ni Jesus ngayon, syempre, kapag may birthday, mayroong? Handa. Regalo! So ano po yung regalo natin sa ating Panginoong Jesus? What is your gift to the King this Christmas? Mga kapatid, ito po. Ano po? Love for others. Wow. So,
Dito po sa second point na to, simulan natin doon, sabi nasa po natin nasa Ebanghelyo. Sabi ni Juan doon, at pinaunahan na po ni Ate Criselda kanina, sabi niya ganon, I am a sinner. Ano po yung sinabi ninyo? And I repent of all my sins. Sabi po ni Juan Bautista, magsisi na kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Mga kapatid, si John was asking for the people back then to repent, to turn away from their sins. Ibig sabihin, magpasakop sa Diyos sapagkat ang kaharian niya ay darating na. So, ibig sabihin, kapag the kingdom is coming, those who are for the Lord will be with the Lord. And those who are not of the Lord will be thrown into someplace else. Ano po mga kapatid? So, panawagan po din yun, padit po yun sa atin. Actually, parang bigat sa pandinig, ano? Pag sinabi, magsisi na kayo, parang nararamdaman natin. Parang pinagdidiin na naman ng tao ito na makasalanan ako. Pero mga kapatid, tunay na tayo makasalanan, kaya nga Jesus Christ had to be born so that He could die for us and live again so that we could be saved. Pero ang higit ko pong nais na bigyan din dito, yung panawagan po ng pagsisisi, equivalent po yan sa mga salitang, you are redeemable. Amen? Amen. Meron kang pag-asa na kung ano yung kalalagayan mo ngayon dahil sa pagsilang ng Panginoong Jesucristo, the initiation ng kanyang love para sa atin, pwede kanyang hanguin sa kalalagayan mo na yan. Amen? Amen. At ang ito po, mga kapatid, He wants you to regain the life na binigay niya sa iyo. Ito yung regalo na mabibigay natin sa hari. Ibigay mo sa Diyos ang buhay mo. Sabihin mo nga sa katabi mo yan. Ibigay mo sa Diyos ang buhay mo. Kapag sa tingin mo, nagbigay ko na po, patuloy, patuloy kapatid, na ihain natin yung ating mga buhay sa ating Panginoon. Ibig sabihin, patuloy tayo mag-surrender sa Kanya. Patuloy tayo, mga kapatid, na mag-submit sa Kanyang will. He's always ready to forgive us. Hindi po ito joke. He is ready to forgive you if you repent genuinely. Pero ayaw po ng Panginoon ng joke na pagsisisi. Amen? Sabi niya nga po sabi nga po ni Juan doon sa mga Pariseo, lahi ng maulupong! Ako. Sabi doon, akala ba ninyo'y makakatakas kayo sa parusa ng Diyos? Patunayan, basahin nga po natin, patunayan muna ninyo sa inyong mga buhay na kayo'y talaga nagsisisi. Meron daw pong proof kapag tayo ay tunay na nag-repent. Amen? Ano po, hindi naman kasi, isa siguro proof para hindi sa ating Diyos, kundi ang ating mga buhay. At regaluhan mo din yung sarili mo, kapatid. Anong gusto kong sabihin? Some last few Sundays, I preached about forgiving others. Pero there are times in our lives na kapag tayo'y nagkakamali, nahihirapan tayong patawarin yung ating mga sarili. So today, give yourself a gift. Forgive yourself. Kasi yung Diyos kaya kong patawarin. Forgive yourself. Submit to Him. Allow your life to be ruled by the King. Remember, you are redeemable. You are not hopeless. Huwag mong piliin na tapusin yung buhay mo dahil sa pagkakamali mo. May pag-asa kay Kristo. Amen? So mga kapatid, nais ko pong bigyan sa inyo yung quote na nabasa ko sa Facebook. Hindi ko na po nailagay dyan sa slide. This is about committing suicide. And I know na gagamitin ito ng Panginoon para sa lahat sa atin. Sabi dito, suicide does not end the chances of life getting worse. It eliminates the possibility of it getting better.
So, minsan gusto natin kasing takasan yung buhay kasi feeling natin pag nawala na ako, wala na akong problema. Pero dahil sa sakit na nararanasan natin, minsan nakakalimutan natin dun yung katotohanan na kapag nawala na tayo, mamimiss natin yung chance na baka maging mas maayos pa yung buhay natin. So mga kapatid, receive the message of peace and hope from the Lord this morning. And may He be in your heart and in your life, not only for the season of Christmas, pero every day. In Jesus' name. Amen. Amen.